Pangulong Ferdinand Marcos naman ay nagtungo ng lalawigan ng Albay. Sinabi niyang ang national government ay dapat tumulong na at magbigay ng karagdagang pondo sa mga evacuees sa Albay bago daw maubos ang pera ng mga local government units sa Albay sa kanilang ginagawang disaster response. Sa situation briefing sa unrest ng Mayon Volcano, napag-alamang umabot na ng 196 million pesos ang kinakailangan para sa disaster response sa susunod na 90 araw. Masasaklaw dito ang pangangailangan ng mga evacuees gaya ng tubig at sanitation. Health services, learning spaces at iba pa. Pero ang quick response fund ng gobyerno na dedicated sa Mayon Volcano unrest ay 30 million pesos lamang. Dahil ang iba pang mga pondo ay kinakailangan ding nakareserba para sa mga bagyong darating sa Albay at iba pang mga disaster. Sinabi ni Marcos na ang national government ay papasok dito para matulungan ang mga local government units na alam naman nila ay kritikal ang pangangailangan. Sabi ni Marcos, huwag na raw ubusin ang pera ng mga LGU. Pero kung pwede nang pumasok ang national government unit, dapat pumasok na ito para tulungan ang mga evacuees sa Mayon Volcano. Pero sabi ni Marcos na ang mga figures na binanggit ng mga local government officials ng Albay ay kinakailangan pag-aralan at ma-specified para masukat kung ano ang katugunan ng kinakailangan gawin ng gobyerno. Kung gumastos na raw ng 30 million pesos ang provincial government, pwedeng dagdagan ng national government ang natitira pang pangangailangan. Sabi ni Marcos, pinag-iisipan niya na tumulong ang national government sa pagbibigay ng pagkain at mga non-food items. Pag-aaralan daw ito ng kanyang mga tauhan para malaman kung saan papasok ang tulong ng national government. Samantala, ang Office of Civil Defense Director na si Cesar Malanum Idio ay nagsabi naman sa Pangulo ng Gobyerno ay dapat maghanda sa tinatawag ng pangmatagalang pagtugon o long-term response ng 3 buwan o maaaring higit pa. Samantala, sa unang pagdating ni Marcos kahapon sa Albay, nagsagawa ito ng aerial inspection sa Mayon Volcano. Sa kasalukuyan, alert level 3 pa rin ang nakataas na alerto sa Mayon Volcano. Samantalang OCD naman, Office of Civil Defense, naghahanda sa pangmatagalan na problema ng Mayon Volcano. Pwede raw itong lumampas pa sa naunang 3 buwan na naunang inasahan na itatagal ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ang unang paghahanda para sa 3 buwan ay ginagawa na raw ng OCD. Pangalawang paghahanda ay plano para sa logistics requirement para sa long response. At pangatlo ay para sa mga local government units na magsagawa na ng permanent relocation sa mga nakatira sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. At pang-apat na paghahandaan, kahilingan para sa karagdagang evacuation centers para maiwasan ang pagkakahinto ng mga klase. Dahil marami sa mga classrooms ay ginagamit ng mga temporary shelters para sa mga evacuees. Sabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro na makikipag-coordinate sila sa local government ng Albay maging kay DOST Secretary Renato Solidum para masiguro ang smooth at mabilis na coordination ng logistics at para maiwasan ng duplication o pagkakasayang ng mga assets bilang paghahanda sa long-term response. As of June 14 o hanggang kahapon, sinabi ng OCD Administrator na si Undersecretary Ariel Nepomuceno, nakabuan ng 9,500 na pamilya o 37 individual ang apektado sa 26 na barangay sa mga bahay ng Kamalig, Daraga, Ginubatan, Legazpi City, Ligao, Malilipot, Santo Domingo, Bacacay at Tabaco. Mga residenteng ito ay nagmula sa 26 na barangay ng may 30 barangay na nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Ang agriculture sector ng Albay ay apektado ng pag-aalboruto ng bulkan.
dahil ang lugar na tinatawag na permanent danger zone ay pinag-aalagaan ng mga taga-albay ng kanilang mga kalabaw, mga baka at kambing. Ito rin ang kanilang ginagawang lupang sakahan. Pero dahil sa preemptive evacuation sa bayan ng Daraga o sa lungsod ng Daraga at sa Malilipot, bawal nang pumasok ang sinumang mga residente sa nasabing lugar. Samantalang magde-deploy din ang sandatang lakas ng Pilipinas ng kanilang manpower, assets at equipment para daw tumulong sa pwersahang evacuation sa mga residente ng Albay. Samantala, karagdagan pa rin sa water purification system, tutulong din ng Philippine Navy sa pagibigay o pagkapahiran ng ship desalinator para madagdagan ang supply ng potable water. Sabi pa ng kalihim ng National Defense.